Magandang araw mga chong. Nitong nakaraang buwan, nagpakita talaga ng dominance itong si Kai Soto sa Amerika. Kaya naman isa nga po siya sa naimbitahang maglaro sa NBA G League Select Team. Doon nga ay magiging kakampi niya ang mga elite players sa Amerika. Teka, hindi si Kai Soto to ah. Sino siya? Yan ang ipapakilala ko sa inyo. Pero syempre bago yan, pinutin muna natin ang like at subscribe button para maging updated ka, hindi kagaya ng katabi mo. Sino nga ba itong napagkakamalang si Kai Soto sa unang tingin? Siya nga po si Chet Holmgren, 7-foot center at ranked number 2 sa kanyang class. Pareho silang kaka-18 lang ni Kai Soto, kaya hindi nalalayo magkasabay sila sa NBA Draft 2021. Mas matangkad ng 2 inches sa kanya si Kai, pero itong batang to eh, parang point guard gumalaw. Ang lupet magdala ng bola. Isang beses nga eh, pinakitaan niya si Steph Curry sa isang invitational. Malamang sa alamang kung idolo mo si Steph Curry ay may napansin ka. Siret na? Move nga po ni Steph Curry ang kanyang ginamit. Kaya siguro hindi na hinabol pa ni Steph na realize niya akin yun ah. Anyway, he's not ranked number 2 for nothing. He has the speed, timing, range, at energy. Yan ang mga dahilan kung bakit isa siya sa pinakamalalakas na players sa kanyang class ngayon. Pero itong si Chet, kino-consider niya ang kanyang sarili na isang positionless. Bakit? Dahil sa kanyang bilis, he can also play as guard at forward. Nama-maximize niya talaga ang kanyang potensyal. Hindi nyo na itatanong, lagi kasi siyang nilalagay sa point guard position ng kanyang coach noon. Kaya ito na nga siya ngayon. Napaisip tuloy ako, bakit hindi gawin sa mga sentro natin yan nang magsibilisan naman? Tingin ko naman lahat ng katangian niya except sa speed ay mayroon si Kai Soto. Lalo na ngayon, Kai Soto will train with the elites. Surely ma-adapt niya ang pace ng laro. Pero one thing for sure, mapapasabak talaga siya. Nandyan na yung matitinding physicality na dapat niyang harapin. Take it or leave it. Sa 5 months niyang kontrata, naniniwala naman ako handa na siya para sa NBA Draft 2021. Dahil na ikukumpara talaga sila, may nagsabi ngang dapat ay magkaharap ang dalawa. Sa hindi inaasahan, nag-reply naman itong si Chet at sinabing ipa-schedule na yan. Yan ang fighting spirit. Ngayon, kanino ka kakampi? Sa purong Pinoy o sa ranked number 2?